Hello, Pajon Fanatics! Mabuhay! Welcome to my channel. Ako si Christina Poschner, ang inyong Pinay vlogger dito sa Bansang Alemanya. Kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw ay pag-usapan natin si Roberta Tamundong, one of my favorite candidates during Binibining Pilipinas competition. But before that, I just want to remind you guys that I am not a recognized beauty pageant pro. Isa lang po akong hamak na pageant fan na gustong mag-share ng aking thoughts at kinapalan ko lang ang aking mukha just to create my own channel. I know my pageantry acumen is not as excellent as popular beauty pageant vloggers. Kaya ko to nasabi kasi may nag-comment na walang kwenta daw ang vlogs ko at gumagamit lang daw ako ng mga lofty words para maging tunog matalino. Natatawa na lang ako kasi sa totoo lang hindi naman ako apektado. Bago ko pinasok itong vlogging world, alam ko na makakainkwentro talaga ako ng mga haters at bashers. Mga netizens na ayaw sa akin, na okay lang naman. Kasi ganyan ang buhay ng isang vlogger. Talagang hindi maiwasan. Magkakaroon ka ng mga taong mababa ang emotional intelligence. So right, gusto ko lang ipaalala sa inyo ha, na kung gusto nyo suportahan ang aking channel, dahil na-appreciate nyo ang aking simpleng inputs dito, I'm so thankful. Pero kung ayaw naman ng iba sa akin, wala naman akong magagawa, okay lang yun. But please don't make things complicated for you. Tsaka hindi ko kasalanan kung ang dami kong natutunan sa buhay. At kung ano man yung mga ginagamit kong mga words dito na unfamiliar sa inyo, I have earned them. Kasi ako yung tipong tao na mahilig magbasa at manood ng mga documentaries, as in hindi kumpleto ang araw ko kung hindi ko nagawa yun. Bakit? Masama ba ang gumamit ng mga idioms at high vocabulary words? Eh, tinuturo na yan sila ngayon kahit sa social media. Sus ko dahi. Hindi na nga ako dito nag-full English. Binabalansi ko lang para makarelate pa rin kayo sa akin. You know, kung ikaw yung taong hindi makitid ang utak, you would always see things differently. You know, the other side of a coin. Like ako, kapag nanonood ako ng mga interviews at hindi ko naiintindihan ang mga pananalita ng mga tao at conversation nila, nag-i-enjoy pa rin ako because I am learning from them. Meron nga tayong kasabihan, di ba, na life is a continuous learning. Feed your brain so your knowledge will not starve. Dapat ganun. Pero alam ko, not all is like-minded people. Alright, moving on. Lumipat na ako ng pwesto. Magtsikahan na tayo about kay Roberta. Dahil hindi ko na-i-vlog ang Binibining Pilipinas at gusto ko lang i-broadcast dito sa aking channel ang aking mga sentiments because I am excited for Roberta to compete at Miss Grand International. I thought she is our promising delegate. Now what likes her? And everyone is having a high expectation that she could bring home the crown. Bawa ang bot na lang gid ka nami isang crown ni Uncle na what? Grabe no, talagang nag-comply ang Binibining Pilipinas organization na ibigay ang gusto ni Nawat na kung ano yung naaayon sa panlasa niya. At perfect choice naman si Roberta. Kumbaga, si Roberta ay isang masarap na hain sa banquet ni Nawat. Para siyang isang potahe na kumpleto sa Ricardo. Siyempre, maganda, matangkad, sexy at matalino. Though doon sa Binibining Pilipinas Q&A segment, hindi ko nagustuhan ang sagot niya. Pero okay naman ang ano niya, ang communication skills niya. Napuna ko lang may pagka ano siya sumagot. May pagka redundant.
yung may paligoy, sumagot. Yun lang naman ang napuna ko sa kay Roberta. Now, ang sobering question lang dito ay kung mananalo ba talaga si Roberta. How can we be sure that Uncle Nawat will grant our biggest wish to be part of his pageant courtiers? Anything can be twisted. Alam nyo naman, ang utak ng may-ari, unpredictable. Tapos may halong business ang Miss Grand. Kontrolado ni Uncle ang patakaran. Siyempre, no? Natural. Kingpin siya ng organization at may power siyang gawin kung ano ang gusto niyang gawin. Good for us kung ibibigay ni Nawat ang corona kay Roberta. Pero paano kung throughout the competition ay nag-sightseeing pala siya ng ibang kandidata at nagbago ang isip niya? O diba? Pwedeng mangyari yun. It will be another... I don't hate Nawat, but I don't like when he does lip service. Iba si Nawat, mga day, kaya maraming naiinis sa kanya dahil outspoken siya at mahilig siyang gumawa ng publicity hound para magingay. Hindi siya katulad ng ibang may-ari ng organization na tahimik lang. Masyadong proud si Uncle sa kanyang beauty pageant. Siyempre, Miss Grand is a renowned beauty pageant. The production is superb. The dynamics of the show is playful and fun. Yun lang. Kusina ang backstage niya. Ako, naniniwala ako sa luto. Kasi nangyari na yan sa akin noon nung sumali ako sa isang beauty contest. Basta, nangyayari yan at pwedeng mangyari. Yung nangyari sa kanila ni ano, ni Eva Patalinhog at Samantha Panlilio, masakit yun. Pero wala silang nagawa sa kagustuhan ni Uncle. Tsaka si Nicole Cordoves at Samantha Bernardo, para sa akin, dapat isa na sa kanila ang nanalo doon noon. Basta, may something talaga kay, ano, kay Uncle. Alam ko naman na ang iba ay nagsasabi na bago pa lang naman ang Miss Grand at hintayin na lang natin ang tamang pagkakataon kung kailan ibigay sa atin ni Uncle ang corona. May point naman, pero kung lagi na lang ganyan, may paasa tapos hindi naman nangyayari, parang hindi naman tama, diba? Oops, tika lang. Mali ito. Now, kung mangyari pa to kay Roberta, ay ang bot na lang mga inday, bot na lang. Maugtas ng kuya. Pero sana hindi. Hindi naman sa parang nanlilimos tayo ng corona or parang at the mercy of Uncle Nawat na ibigay na lang sa atin ang corona dahil nasisilaw tayo. Hindi naman sa ganun. Ang ano lang ba, nasa tama lang na mabigyan naman ng justice ang laban ni Roberta. Yun lang naman. Pero papaano palang justice ang maibibigay ni Roberta sa kanyang performance sa Miss Grand? Ano, mag-tumbling siya at mag-split? Hindi, charot lang. Para sa akin, ready na si Roberta. Parang wala na akong maipintas sa kanya. Ang ano lang, ang inaabangan ko at naiintriga ako kung paano niya baklain at itsusin ang kanyang performances sa stage. Kasi alam naman natin na sa Miss Grand ay talagang grandiosang baklaan na kulang na lang tumalon ka at mag-split sa stage. Diyan lang, diyan ako naiintriga. Sana manalo si Roberta at mabigyan niya tayo ng magandang laban. Kasi kapag nanalo si Roberta, sigurado ang mga kabaklaan, ang mga agi, mga bayot, oh, magdinagyanggid, maglumbayag sa dalan kung magdaog si Roberta. Sigurado.
So, yan lang mga guys ang masasabi ko para kay Roberta. Sana manalo siya. And I am wishing her all the best. Tsaka kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para magkita-kita tayo sa susunod ko na mga episodes. Thank you very much for watching. God bless, keep safe, and best regards to all of you. Tschüssi! Babush!